Nel, ano-ano ang mga tinalakay ni Pangulo Marcos sa mga nasabing pagpupulong? Ng Department of Health, Interagency Task Force for the Management of Emerging Infectious Diseases at Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth. Kasama rin ng Pangulo sa pagpupulong ang ilan sa mga miyembro ng kanyang gabinete tulad ni na DILG Secretary Benhur Abalos, PMS Secretary Sinaida Angping, ES Victor Rodriguez at ang Special Assistant to the President na si Secretary Antonio Lagdameo Jr. Walang ibinigay na detalye ang Malacanang dito, ngunit ayon kay Press Secretary Trixie Cruz Angeles, agad nilang ilalabas ang napag-usapan sa mga susunod na araw. Isinagawa ang pagpupulong kahit wala pang naitatalaga si Pangulong Marcos na kalihim ng DOH. Samantala, ngayong hapon, dumating dito sa Palasyo ng Malacanang si Chinese Foreign Minister at State Councilor na si Wang Yi. Sentro ng pagpupulong ng dalawa ang ukol sa pagpapalakas ng relasyon ng Pilipinas at China. Una na rin sinabi ni Pangulong Bongbong na matatalakay rin nila dito ang ukol sa West Philippine Sea issue. At sa kasalukuyan ay inaabangan pa natin yung iba pang mga detalye ukol nga dito sa mapag-uusapan ng dalawang opisyal. Yan muna ang ating update. Balik sa iyo, Monica. Nel, sa ngayon, isinasagawa natin status quo yung alert level system, no, sa pag-aksyon sa pandemic. So, nabanggit ba or may naririnig ka ba na maaaring mabago ito? Base dun sa huling naging pahayag ni Press Secretary Angeles sa atin sa media na noon tinanong natin kung mananatili ba itong alert level system na ipinatutupad, hanggat wala pang naitatalagang DOH Secretary na siyang magre-rekomenda ukol dito sa magiging mga pagbabago sa mga pulisiya, ay magiging status quo muna o mananatili itong mga ipinatutupad na alert system dito sa bansa. Monica. Maraming salamat, Nel Maribuhok.